Ayan, hello everyone. Ang lecture natin ngayon tungkol sa developmental psychology, pag-uusapan natin mechanisms of change. This is part 2 of my lecture on this topic. Panoorin niyo na lang yung part 1 para malaman ninyo kung ano yung mga shinare ko doon. But basically the main question I want to answer is how change happens. In Tagalog, paano ba nangyayari ang mga pagbabago na na-experience natin in the lifespan? Yan kasi ang pinaka-topic sa developmental psychology. Pinag-aaralan natin kung ano yung mga pagbabago that we have as we continue in the lifespan at paano nangyayari yung mga pagbabago na yon. To be more specific, in human development, we study physical changes, yung katawan natin, bakit nagbabago, cognitive changes, paano nagbabago yung mga pag-iisip natin, emotional changes, paano nagbabago yung expression sa atin ng emotions, and social changes, the way we relate with other people. As time goes by, paano nagbabago yung apat na yan. Yun yung four domains of human development. Kahit si Paul in the Bible, na-realize niya na may mga pagbabagong nangyari sa kanya. Nakumpara niya yung child patterns niya sa adult patterns niya, and there are a lot of differences. Kaya itong part na to ng letter ni Paul, kinonfirm na talagang merong developmental psychology na dapat pag-aralan. And again, in this lecture, ang gusto kong i-emphasize, ano yung mga forces in between points A and B that makes the transition possible. Halimbawa, from infancy papuntang childhood, maraming pinagkaiba ang baby sa isang bata. Pero paano nangyayari yon? Bakit nagkaroon ng movement from infancy to childhood? Bakit yung dating baby naging bata? Ano yung mga forces in between those stages that made the shift or the transition possible? Yan ang pinag-uusapan natin so far in this lecture. At meron na akong binigay na dalawang sagot dyan. Bakit yung baby naging bata? Bakit yung bata naging teenager? Bakit yung teenager naging adult? Ano yung sagot? Dalawa so far. Kaya nangyayari yung mga transitions na yon because of number 1, maturation, and number 2, environmental learning. Yan yung part 1. For today, part 2, pag-usapan natin numbers 3 and 4, social constructivism and dynamic systems. So ito ang ibig sabihin ng social constructivism in the field of human development. Okay? Gusto ko lang muna i-emphasize dito yung term na constructivism. Ibig sabihin ng constructivism, from the word construct, merong nabuo, merong nag-develop. Ano yung nag-develop? In human development, as we grow older, nakaka-develop tayo ng worldviews. Or sa Tagalog, pananaw sa buhay. Ano ang pananaw mo sa buhay? Yan yung worldview. Such as what? Meron bang Diyos? Anong pananaw mo dyan? Anong pananaw mo sa morality? May tama ba or mali? Anong pananaw mo kung paano dapat tratuhin yung mga tao sa paligid mo, nanay mo, tatay mo, kapitbahay mo, mga kaklase mo? Lahat yan, mga pananaw sa buhay. Okay? So yan yung nabubuo sa atin in human development, worldviews. Ang tanong, saan nanggaling yung mga worldviews na yan? Nanggaling yan doon sa second term, social. Ibig sabihin, from the relationships we have with other people. May mga tao na nakapaligid sa atin, the more we interact with them, sila yung tumutulong sa atin na bumuo ng mga worldviews na yon. Such as who? The following. Your family, number one yan. Karamihan sa mga pananaw mo yan, dahil yan din yung pananaw ng pamilya mo. Bakit ka naniniwala sa Diyos? Kasi yung parents mo naniniwala rin sa Diyos. Bakit ka kuripot? Kasi yung parents mo, tinuruan ka ng kakuriputan. Bakit ka nagsisimba tuwing Linggo? Kasi yung pamilya mo, yun din yung tinuro sa'yo na dapat pag Linggo nagsisimba. Number 2, peers. Bakit ka naninigarilyo? Bakit ang dami mong bisyo? Kasi yung peers mo, tinuruan ka na magkaroon ng bisyo. Sabi nila, kapag marami kang bisyo, pogi ka raw, macho ka raw, pinaniwalaan mo. Naging worldview mo. Dahil sa peers. Nandyan din yung culture, social situation, and historical period. Bakit ibang-iba ang ugali ng mga kabataan ngayon compared to mga kabataan 50 years ago? Kasi magkaiba ng pananaw na na-internalize yung mga bata ngayon sa mga bata 50 years ago. As time goes by kasi, nag-iiba-iba yung pananaw. Like today, uso yung pananaw na walang Diyos. Akala nila cool. Akala nila macho yung hindi ka maniwala sa Diyos.
Pero 50 years ago, nung wala pa masyadong social media, mas marami pa rin tao ang mga naniniwala sa Diyos. Again, what explains those differences? Magkakaiba kasi ng pananaw ang nai-internalize. Depende kung anong historical period ka pinanganak. And whenever I teach social constructivism, naalala ko yung sinasabi sa Genesis na nature talaga natin to relate with other people. And in the process, as we relate with other people, oh, yun pala yung nangyayari. As we depend on other people, we develop worldviews in life that will affect our development. Which brings me to my discussion of social constructivism. Diba? Ano? So ano ngayon ang implication ng social constructivism in developmental psychology? Human development depends on the worldview you internalize from your social context. Ibig sabihin, kung magiging maganda o pangit yung human development mo, depende yan sa mga pananaw na na-internalize mo from other people. Halimbawa, kung ito yung mga pananaw mo, mga tama, mga magagandang pananaw, there is a God. I am a spiritual being. There is right and wrong. I am a relational being. Magiging maganda ang human development mo. Kasi yung mga pananaw na yan, ito yung mga tamang pananaw. At yung mga tamang pananaw na yan, it will affect your actions in so many ways. Like for example, there is a God. Kung yan ang pananaw mo, anong epekto niyan sa behavior mo? You will prioritize your relationship with God because you know you need it. Nasasatisfy mo yung mga spiritual needs mo. Because you know that the source of your spiritual needs is God. So, lagi kang may ginagawa in your everyday life para mas mapalapit sa Diyos, which improves your mental health. Very connected there. I am a spiritual being. Kung naniniwala ka na spiritual being ka, hindi ka masyado magiging materyoso. Which is good for mental health. Sinasabi sa mga researches yan. Na kapag hindi ka masyadong worldly, hindi mo masyadong priority yung pera, yung fame, yung entertainment, gumaganda ang well-being mo. Kasi ang katotohanan, hindi naman tayo mga materialistic beings. We are spiritual beings with spiritual needs. Kaya ang epekto nito sa behavior mo, araw-araw may ginagawa ka to meet those spiritual needs. You look for grace, you look for prayer, you look for connection with God. You make sure na yung relationships mo with other people are doing well. Mga spiritual needs yan eh. The more you do that, mas gumaganda ang well-being. Pero hindi mo gagawin yung mga yon, you will not run after those spiritual needs kung hindi ka naniniwala na spiritual being ka. Oh, there is right and wrong. Kung naniniwala ka na may tama at mali, mas magiging maingat ka sa actions mo. Mas malakas ang conscience mo. Ano ang tamang paraan sa paggawa ng business? Ano ang maling mga behaviors na dapat iniiwasan ng isang asawa? Dahil ikaw mismo, isa kang asawa. E di iniiwasan mo yung mga maling behaviors ng pagiging asawa, mas gumaganda yung relationship mo with your husband or wife. I am a relational being. O, kapag yan yung pananaw mo, mas magiging open ka sa ibang tao. Mas open ka na humingi ng tulong at magbigay ng tulong sa iba, which will again improve your relationships, which will improve your mental health. Diba? Nagiging maganda yung human development mo kapag yung mga pananaw mo tama. Na nanggaling sa mga tao na nagturo sa'yo ng mga tamang pananaw. And the reverse is true. Bakit may mga tao pangit yung development nila sa buhay? Kasi yung mga pananaw na ina-apply nila in their everyday life, mga mali. Like what? There's no God. Ito, very crucial to eh. Kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, wala kang gagawin to meet your spiritual needs. Because God is a spirit. Eh, hindi ka nga naniniwala sa spiritual world. Feeling mo atom ka lang, molecule ka lang. There's no such thing as spiritual realm. Wala kang gagawin to meet your spiritual needs. Kaya bumabagsak ang well-being. Wala kang grace. Wala kang forgiveness. Wala kang holiness. Kung naniniwala ka that you are evolved from monkeys, ninuno mo yung mga unggoy, anong epekto niyan sa behavior, walang problema sa'yo na mag-asal hayop ka. Kasi ancestors mo naman yun eh. Ano masama dun kung nag-aasal hayop ka, di ba? So, hindi maganda yun pag nag-aasal hayop ka kasi nga hindi tugmayan sa programming natin. We are different from animals.
humans and animals are different. So kapag dina-downgrade mo yung behaviors mo sa ways ng mga animals, hindi rin maganda sa mental health yan. There is no right and wrong. Kasi naniniwala ka nga sa Darwinian evolution. You don't think that there is objective right and wrong. For you, yung right and wrong na meron tayo sa society natin, gawa-gawa lang ng tao via evolution. Para sa iyo, lahat neutral. So anong epekto niya sa behavior mo? Lahat ng gagawin mo sa buhay, neutral. Kapag may nakita kang bike na gandahan ka, kinuha mo, para sa iyo, hindi masama yun. It is what it is. It just happened. May bike, nagandahan ka, meron kang muscle, ginamit mo yung muscle mo para kunin yung bike, ganun lang yun. Huwag natin i-label na tama o mali yun. Kasi nga, Darwinian evolutionist ka. Naniniwala ka na dapat ka mag-asal hayop because in the first place, hayop ka. E sa mga hayop, wala naman silang objective right and wrong. I live for myself. I should dominate others. Kasi nga, Darwinian evolutionist ka. The survival of the fittest. So, anong ginagawa mo araw-araw? Magpayaman, mangolekta ng power, apihin yung mga tao sa paligid mo. Lamangan sila, talunin sila. After all, yan naman talaga ang ginagawa sa perspective ng Darwinian evolution. Talunin mo lahat para masecure mo yung sarili mong survival. Eat or be eaten. And that will affect the way you relate with other people. Most likely, pag ginawa mo yan, buong barangay mo galit sa'yo. Kasi ang yabang-yabang mo. Oh, anong epekto sa mental health niyan? Hindi maganda. Kasi lahat ng tao galit sa'yo, hindi mo nakukuha yung social needs mo. Hindi mo nakukuha yung warmth mo from them. Wala kang connection with them. Hindi mo na-experience yung love from them. So lalagpak yung well-being kapag wala ka ng mga yon. Kaya yung mga tao na ganyan ang pananaw sa buhay, yung mga mali, as time goes by, in the lifespan, prone yan na mag-develop ng psychological disorders na makikita sa DSM-5. You see? I hope in that demonstration na-realize nyo, no, how important worldview is in human development. Yung kagandahan ng development mo bilang tao, nakadepende yan sa mga worldviews na ina-apply mo in your everyday life. So in summary, sa social constructivism, ito yung nangyayari. Meron tayong mga social agents, people that we are in a relationship with, external forces in our life, tinutulungan tayo na bumuo ng worldview. Yung worldview na yan, yan yung may epekto sa development natin. Bakit ka may bisyo? Bakit ka naging teenage parent na hindi mo inaasahan? Bakit yung isa naging Hitler, yung isa naging Santo Papa? Bakit ang galing-galing mo sa school, ang dami mong achievements? All of those questions can be answered by this. Kasi may mga tao sa paligid mo, may external forces sa paligid mo na nagturo sa iyo ng certain worldview that explains why you are like that today. O kaya ang application nito, no, given this framework, is we can shape human development. Yan yung isa sa mga trabaho ng isang developmental psychologist. Turuan yung mga tao paano gumanda yung development nila. So anong sagot kung developmental psychologist ka? Ang sagot dyan, i-guide mo yung client mo na makahanap ng mga tamang tao na magtuturo sa kanila ng mga tamang pananaw sa buhay that will enhance the quality of their human development. Kaya dapat yung mga taong pinakatutunguhan natin, yung mga taong sinasamahan natin in our everyday life, mga tamang tao, tinuturoan tayo ng mga good values. Kaya sa Bible, paulit-ulit tinuturo yan. Let's be selective. Let's be careful about who we spend our time with. Kasi may epekto yan sa human development natin. Parang yung sinabi ni Solomon, he who walks with the wise will become wise, but the companion of fools suffers harm. So kung yung buhay mo magiging prosperous or magiging destroyed, depende yan sa pananaw na na-internalize mo. At yung pananaw na na-internalize mo, depende yan sa tinuro ng mga tao na nasa paligid mo. Kaya again, ulitin ko, maging maingat tayo sa mga tao that we are spending our time with. Kasi dyan nakasalalay kung magiging maganda o pangit ba yung human development natin. And just a very specific example, kaya maganda sa human development na meron tayong church community. Ang dami na nating studies dyan.
na ang isang tao kapag very involved in a church community, nagiging maganda ang human development. Bakit? I-apply mo tong framework na to. Kasi maraming tao sa loob ng simbahan, mga tamang tao. Mga healthy ang framework sa buhay. May mga magagandang worldview. Yun yung tinuturo nila sa mga kapwa members nila in the church community, kaya nagiging maganda yung takbo ng buhay nila. One example of evidence na totoo yan, ayan. In this study, nakita nila na yung mga taong very active sa church, regular yung interaction with their fellow church members, nagkakaroon sila ng tinatawag na flourishing. Nagiging healthy yung katawan nila, nagiging maganda yung relationships nila with other people, overall, masasaya sila. Why? What made them flourish this way? Because of the positive worldviews na na-internalize nila. Na again, paulit-ulit ako dito, nanggaling kanino? Sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Oh. Kaya specific application yan. Kung wala pa kayong church community and you want to improve your human development, that's one way to do it. Maging active kayo. You take part in a church community. Number four, dynamic systems. Itong dynamic systems, pinapaliwanag nito kung paano nangyayari yung development. At ang nagpasikat nito, si Yuri Bronfenbrenner. Yung mga psych majors dyan, I'm sure you're familiar with that name, no? Siya yung gumawa ng bioecological theory na madalas natin pinag-uusapan in human development, wherein ang pinaka-point lang naman ng framework niya is yung development natin, nakadepende yan sa relationship quality. So, hindi lang sapat na meron kang relationship with other people. Dapat maganda yung interaction mo with those people. Sa writings ni Yuri Bronfenbrenner, ito yung tinatawag niyang proximal processes. Gaano kaganda yung interaction mo with other people. And that's where development depends on. Kung magiging pangit o maganda ba yung development mo, depende yan kung maganda ba o pangit yung interaction mo, yung pakikipag-relate mo, yung pakikipag-ugnayan mo to people around you. Okay ba kayo ng parents mo? Okay ba kayo ng peers mo? Okay ba kayo ng workmates mo? Okay ba kayo ng classmates mo? The answers to those questions will determine kung anong klaseng development yung may experience mo. No? So again, more about Yuri Bronfenbrenner in my other lectures, pero basically ang sinasabi niya, yung proximal processes na yan, yung everyday interactions with other people, nangyayari yan sa iba't ibang konteksto ng buhay natin. Pwedeng nasa microsystem, mesosystem, exosystem, we'll talk about that in other lectures. Okay? Basta ang point lang na gusto kong i-emphasize dito, ang sabi ni Bronfenbrenner, human development depends on how good your interaction is with people around you. Para mas malinaw, let me give you an example kung paano nade-demonstrate yung dynamic systems. Halimbawa, ito. Merong isang bata dito na ang kategory niya is rejected kid. In the literature, ibig sabihin ng rejected kids, ito yung mga tao na sa eskwelahan or in the community in general, maraming mga tao ayaw sa kanila. But for the sake of simplicity, iset natin yung context dito, eskwelahan. Merong isang bata, sa loob ng eskwelahan, marami mga kapwa niya bata ayaw sa kanya. Hindi siya sinasama sa mga grupo, hindi siya sinasama sa mga laro nila, hindi siya masyadong kinakausap kasi nga, rejected siya. Ang tanong, according to the literature, bakit ang isang bata sa eskwelahan magiging rejected? May kinalaman niya sa pag-uugali nila. Most kids who are rejected, meron kasi silang ganitong patterns. They're highly aggressive, they have low levels of empathy, and they have poor emotional control. Mabilis silang magwala, mabilis silang magalit. Marami silang minumura ng mga kalaro nila. O, lagi nasisira yung game kapag kasama sila kasi hindi niya nakokontrol yung emotions niya, lagi siyang galit. Yun yung nagiging daan, bakit siya rejected. Pero ang tanong, let's dig deeper. Eh bakit ba siya rejected in the first place? Saan galing yung mga patterns na yan? O babalik kayo sa lecture 1 about this topic. May role ang genetics dyan. Diba? Merong mga genetic programming, genetic information na nasa loob ng katawan ng batang to that may explain why this child is very much like this.
Kaya hirap siya mag-control ng emotion niya, kaya siya mabilis magalit. Kasi yan yung na-inherit niya sa DNA niya. Eh saan ba nanggaling yung DNA na yan? Bakit yan yung na-inherit niya in the first place? Sa mga magulang niya. Eh yung mga magulang niya kasi ganun din eh. Poor emotional control, laging galit. Mabilis mainis, mabilis mairita. Oh, kaya namanan ng bata. Eh double black eye pa to. Other than namana to ng bata, ang isa pa nangyari is, dahil nga yung parents niya ganyan din, tuwing nag-aaway sila, yung bata nakakakita ng aggression. Nai-internalize ngayon ng bata yung aggression na yon from the parents. Nadadala niya ngayon yan sa school. So, ina-apply niya, ginagaya niya yung aggression ng parents niya sa mga classmates niya. Kaya tuwing isasama siya sa mga laro, tuwing kakausapin siya, na-apply niya yung aggression niya. Kasi nga meron siyang DNA for aggression, meron din siyang DNA o meron din siyang observation from other people of aggression. Double black eye. Kaya ano ang outcome? Nagiging rejected siya. Alright? So ngayon, ang tanong ngayon, no, given this, ano ngayon ang solusyon dyan? Siyempre, ayaw naman natin na yung bata, yung na pinag-uusapan natin dito, lalaki na lang siya na ganyan, yung status niya sa eskwelahan. Kapag yan, nagpatuloy, rejected siya, according to studies, hindi maganda. Ang mga outcomes niyan, prone sila sa mental health disorders. Hindi nagiging maganda yung grades nila. Pumapalya yung well-being nila, which makes them prone to depression. Hindi maganda. Kaya dapat along the way, kailangan natin ng solusyon dito. Kailangan natin ng pagbabago dito. Oh. Ang tanong, paano? Ang solusyon dyan is, i-improve natin yung interactions ng batang yan sa iba't ibang mga tao. Wala na tayong magagawa sa DNA na na-inherit niya. Ang may control tayo dito yung interactions niya. So kung ikaw yung developmental psychologist na naka-assign sa kaso ng bata, ano ang dapat mong gawin? Ayusin mo yung mga relationships niya with people around her. Una, kausapin mo yung parents. Kapag naging maayos yung relationship ng parents niya sa isa't isa, mas magiging maganda yung trato ng parents niya dito sa bata. Kasi minsan nakikarry over yan eh, going back to this slide. Bad trip yung parents niya sa isa't isa. So mataas ang negative emotion ng tatay, mataas ang emotion, ang negative emotion ng nanay. Ano mangyayari? Mabubuhos nila yung negative emotion nila doon sa bata. At yung bata mafe-feel bad, lalong mare-reinforce to. Lalo niyang dadalhin to sa eskwelahan. Oh. Kaya para mabago yan, ang gagawin natin, tuturuan natin si mami at si daddy na maging maayos yung pakikitungo sa isa't isa. I-emotional coaching natin para hindi na sila lagi nag-aaway kahit meron silang genetic predisposition to be aggressive. Meron kang mga techniques na ituturo sa kanila. Kapag naayos yung relationship nila dito, loving-loving na sila, hindi na sila lagi nag-aaway, gaganda yung pakikitungo nila doon sa bata, which will lower down these patterns. Bababa lahat to. Kasi maayos yung pakikitungo ng parents dito sa bata eh. At kapag nangyari yan, mag-i-improve yung behavior ng batang to sa mga kalaro niya sa eskwelahan. Hindi na siya magiging aggressive, mas magiging cooperative na siya, mas magiging loving na siya, mas magiging warm na siya sa mga classmates niya. Ano mangyayari when that happens? Yung mga classmates niya, magbabago yung isip na hindi naman pala masamang tao to. Okay din naman pala siyang kaibigan. Oh. So mag-i-improve ngayon yung experience niya sa eskwelahan. Hindi na siya laging rejected. Tinatanggap na siya ng mga classmates niya. O, diba? So, I hope you see how this works. Para maging maayos yung development ng isang tao, anong dapat natin gawin? Let's improve the interactions that this person has in his or her environment. Yan yung sinasabi ng Dynamic Systems Model. Ulitin ko, mas maganda yung interactions mo with people around you. Mas nagiging maganda yung human development. O, kaya nga nakonek ko dito yung Bible eh. In connection to that, no? Bakit isa sa mga greatest commandments in the Bible, love your neighbor as yourself? In fact, that's the second greatest. The first greatest, love God. Second greatest, love your neighbor. Bakit? So, dinami-dami ng mga commandments, ito yung number 2. Mataas yan. Rank number 2. Now we know.
Because God knows that when we love our neighbor, how we treat our neighbors will influence our human development. Eh, syempre, ang gusto ng Diyos, maging maayos yung development natin. So, tinuruan tayo. Paano magiging maayos yung development natin? By treating our neighbors the right way. Loving our neighbors as we love ourselves. Diyan kasi nakasalalay yung quality ng buhay natin. How much or how you treat other people. Whether you treat them goodly or badly. Alright? Diyan nakasalalay yan. Kaya mahalaga yung ano, mahalaga talaga yung verse na yan. Unfortunately, you know, in our society today, eh mukhang marami mga tao nagkukulang dito. Our culture today teaches us not to love our neighbors, rather to look at our neighbors as our competitors. Oh, kapag ganyan yung pananaw mo, kasi nga Darwinian evolutionist ka. 'Di ba? Conquer others, survival of the fittest. Hindi mo a-apply ito. Why would I love my neighbor? I should dominate my neighbor. I should eliminate my competitions. So, lagi mo silang inaaway. Lagi mo silang nilalamangan. At yan yung norm sa society natin. And I think that's one of the reasons kung bakit maraming mga negative interactions in our society which impairs people's mental health. Eh. Road rage sa Pilipinas. Diba? If you love your neighbor as you love yourself, hindi mo gagawin to. Kasi kahit ikaw mismo, kung mahal mo sarili mo, hindi mo tututukan yung sarili mo ng baril. Eh wala eh. Mas mahal mo yung sarili mo, hate mo yung ibang tao. Kaya there's no problem for you na manuto ka ng baril sa ibang tao. O kaya nangyayari to. At sana naman agree tayo na hindi mabuting pangyayari to. Hindi ito maganda sa mental health. Both sa may hawak ng baril at yung tinutukan ng baril. Eh bakit nangyari yan in the first place? Hindi kasi in-apply to. Hindi mo pinaganda yung interactions mo with other people by following the second greatest commandment. From the personal level, you can also elevate this to a national level. Bakit may corruption? Kasi may mga tao sa government, hindi ina-apply to. They don't love people. They don't love the people that they serve. That's why there's no problem for them kapag nagko-corrupt sila, kapag nagnanakaw sila. Kasi kung mahal mo yung mga taong pinagsisilbihan mo, like yourself, hindi mo sila pagnanakawan. Kasi ikaw mismo, ayaw mong pinagnanakawan ka eh. So kung ayaw mong pinagnanakawan ka, huwag mong nakawan yung iba. Eh, kung ganun yung framework na nag-exist in different governments, bababa yung corruption. But the fact na maraming corruption in the government, what does that tell you? Hindi ina-apply yung second greatest commandment. They love themselves and hate others. Kaya kapag nagnanakaw sila, okay lang. Kasi ako naman yung nakikinabang, sila yung kuwawa. Nagigets ninyo. Oh. Yan yung dynamic systems model. So in summary, as I close this lecture, what develops human development? What shapes human development? Yung apat. Ito yung part 1 ko, ito yung part 2. Kaya nagkakaroon ng pagbabago in the lifespan from point A to point B because genetic programming is there, environmental learning is there, relationship is there, the quality of your interactions is there. Yung apat na yan, yan yung nagpapa-enable. Kaya ang infant nagiging child. Kaya ang child nagiging teenager or adolescent. Kaya ang adolescent nagiging adult. Because these four mechanisms are at work. O, kaya again, ulitin ko, no, ang pinaka-application dito, ano ang magiging takbo ng buhay mo? Magiging maganda ba o magiging pangit? It all depends on these four that I discussed. Yan yung sasagot dyan. Kaya kung gusto mo mag-analyze ang isang tao, no, i-analyze mo yung development niya. Bakit naging ganyan yung development niya? Anong gagawin mo? I-analyze mo siya through these forces. Ano ba yung genetic programming niya? Ano ba kasi yung mga natutunan niya sa environment niya? Sino ba yung mga karelasyon niya? Ano ba yung quality of interactions niya? The more you answer these questions, mas maiintindihan mo bakit ganyan ang development ng tao na ina-analyze mo. O diba, ang sarap mag-human development, very practical. Ihabol ko lang din, no? Dito rin nakasalalay yung pag-improve ng development ng tao. Halimbawa, yung development niya hindi maganda.
nag-a-addict-addict siya, hindi okay yung mga relationships niya sa mga kaibigan niya, sa pamilya niya, ano yung pwede natin gawin? Pwede tayo mag-device o gumawa ng treatment plan through these four. Of course, wala na tayong masyadong magagawa sa genetic programming, nandiyan na yan. Pero itong tatlong to, environmental stimulation, relationships, quality of interactions, i-improve mo yan. Kapag na-improve natin yan, ano ang expected outcome natin, magiging improve din yung development ng isang tao na pangit ang development. Alright? So yun yung clinical application ng developmental psychology. So that ends my lecture for part 2. If you have any questions or comments or some other examples, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here, salamat sa pakikinig. Sana nakatulong to sa mga nagre-review ng DevPsych and sa mga interesado lang sa DevPsych. Okay? Sir Howard here. God bless everyone.